Hello, Cancer. I hope you're doing well. This is your weekend messages for January 28 and 29. And this is for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. And please keep in mind po that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Pinapayuhan ko din po kayo na panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And away lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Cancer. So, tignan natin kung ano yung mga paunang mensahe po ninyo. Pasensya na po, Cancer, no? Kasi napakaingay na naman ng background dito. Mga sasakyan, dumadaan, bumubusina. Pasensya na po kayo. So, yung panibagong, yung paunang mensahe po ninyo is voyage and pleasure, no? So, I really feel na some of you are going to travel. Some of you are embarking on a travel. Maaring short trip lang ito. Maaring long distance. Depende sa inyong sitwasyon. But I really feel na yung travel na to is for pleasure. Kumbaga. Kasi katabi din niya yung pleasure card. So, ang iba sa inyo, pasyal, magbabakasyon. Maaring you're going to visit family. Maaring you're going to visit friends. Or, meron din ako naririnig na magta-travel kayo to the same place na kung nasaan ay napuntahan na ninyo at nag-enjoy kayo sa bakasyon na yon. Kaya you are coming back doon sa lugar na yon. So, kung saan man yung travel na to, no, you're going to travel by air is what I am picking up dito. And maaring you are traveling with someone, no? Maaring with someone or maaring with a group dito ang inyong biyahe na to. But, ayun, ang iba sa inyo talaga dito, I really feel na bisita, no? Magbibisita kayo ng kapamilya or kaibigan or yung lugar mismo babalikan ninyo or ang iba sa inyo is going to travel for a vacation. So, ayan, binibigyan din kayo ng heads up dito, no, Cancer, na kailangan nyo din, no, for some of you na masyadong tutok sa trabaho, yung iba sa inyo na masyadong preoccupied, no, sa inyong mga obligation, responsibilidad sa pamilya at sa trabaho. Binibigyan kayo dito ng katok, no, ng nudge na magbigyan din ninyo yung sarili ninyo ng pahinga, no? You also need to take a rest. You need to take a vacation. Not necessarily na mag-travel din kayo ng malayo kasi depende sa inyong sitwasyon. But ang iba sa inyo dito, no, you just need a weekend getaway, maaring ganon, no? Para, alam mo yun, mag-step back ka lang ng konti sa inyong routine, no? Para magkaroon ka ng pagkakataon na maibalik ang balanse lang sa sarili ninyo. Kasi parang, ano na kayo, walang break, kumbaga, sa trabaho, walang break sa inyong ginagawa. Madami kayong ginagawa, may racket, merong regular job, mga ganon. Kaya, you need also to take time to relax, magbakasyon, no? So, take a look. Let's take a look for more messages. For Cancer, meron tayong number 9. We have the brown bear spirit. Take a time out. Ayan. Talaga, no? Yung voyage na to at yung pleasure na to, yung bakasyon is a much needed for most of you, Cancer. Because ito nga, sinasabi sa inyo, take a time out. So, ayan. Kailangan nyo talaga na magbakasyon. Kailangan ninyo na magpahinga, no? From your daily grind, from your hustle and bustle, from the routine of everyday life ninyo, Cancer. So, it's a much needed rest is what I'm picking up dito. Kaya kailangan ninyo mag-time out muna sa lahat, no? Bigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong sarili na makahinga. Kumbaga, take a breather. Mag-step back ka muna ng kahit konti lang sa mga ginagawa mo para ikaw ay makapagpahinga, mabigyan ng inyong isipan ng oras para makapag-declutter, bigyan ninyo ang iyong katawan ng panahon para makapag-rejuvenate at makapag-recuperate. So what else for Cancer? We have number 25, learn from the past. So ito ang sinasabi sa inyo ng Elephant Spirit, Cancer. Learn from the past, meron ka ng mga lessons, no, na natutunan
sa iyong mga nakaraang experiences dito, sa kung ano mang area ng buhay mo ito nag-a-apply, no? This is a reminder for you na gamitin mo yan, no? Gamitin mo kung ano yung natutunan mo in the past para hindi na maulit. Kung yun ay hindi naman masyadong kagandahan. And take the lesson na that you've learned from the past experiences para mas mapaganda, mas mapabuti ang inyong buhay ngayon, ang inyong mga endeavors ngayon, no? Kaya, ito, kunin mo kung ano yung iyong wisdom na natutunan doon, kung ano yung mga learnings na na-gain mo from your past experiences. Take them with you now as you navigate your life ngayon. So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa inyo, Cancer. Obstacles and blocks are lifted. Ayan. So, magandang sign ito for you, Cancer. Na ibig sabihin nito, no, clear na yung path ninyo ngayon. Sa mga gusto ninyong gawin, yung mga plano ninyo sa buhay, yung mga pinaplano ninyong endeavors na gusto ninyong simulan ngayon, maganda. Kasi parang the path towards that goal is being illuminated for you ngayon. Malinaw na, nakikita nyo na yung na malinaw ang inyong daanan ngayon. Wala nang mga delays, wala nang mga blockages because the blocks and obstacles are being lifted na ngayon, no? Kaya ano na to, parang go signal na to sa'yo, green light na to sa'yo ng Divine Universe na okay, Cancer, go for it. Malinaw na ang daan para sa'yo. Good luck to your endeavor. Gawin mo na yan ngayon, no? So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe. Exercise to increase your energy and manifestation abilities. Ayan, Cancer, maaring ang iba sa inyo, wala na talagang panahon na makapag-exercise, no? Kaya ito, reminder sa inyo. Nare-remind kayo na mensaheng ito na galaw-galaw. Pag may time, Cancer, mag-exercise naman kayo. Not only for your health, no? But also to increase your energy and manifestation abilities. So, ayan. Ang iba sa inyo, marahil, no? Sa sobrang kabisihan, sa sobrang trabaho, sa sobrang daming ginagawa, no? Wala nang panahon para mag-exercise. Maaring ang iba sa inyo ay naku-work from home pa rin, no? Kaya mas nakakatamad umalis para mag-gym. Di ba? Mas nakakatamad umalis para mag-exercise, mag-walking man lang or jogging, no? Sa labas. Kaya, ito, this is a reminder for you, Cancer, to take time for exercise para sa ikakaganda ng iyong katawan at also para sa pagdagdag ng iyong kapangyarihan to manifest whatever you want to manifest in life. Kasi sinasabi dito na pag nag-exercise tayo, tumataas ang energy level natin. Pag tumataas ang energy level natin, mas lumalakas ang kapangyarihan natin para mag-manifest ng mga gusto nating i-manifest sa buhay natin. So, ito yun. Tama lang ito, no? Dahil yung mga obstacles and blocks na are lifted na ngayon, so you can manifest whatever you want to manifest. You can make things happen na sa buhay ninyo. You can make your dreams come to reality na ngayon. Kasi wala nang obstacles on along your journey. Wala nang blocks. Yan, malinis na, kumbaga clear. So magagawa ninyo ang mga gusto ninyong gawin, gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. So kailangan ninyong tulungan. You have to do your part as well, no? By exercising, by lifting your spirits up, by increasing your energy levels, ito yon, ito yung parte din ninyo na magagawa ninyo so that you can work hand in hand with the Divine Universe here para ma-manifest ang inyong mga hopes and dreams, ang inyong mga goals at kung ano pa man ang mga gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. So tingnan natin kung ano pa yung final message ninyo, organize for success. Ayan, as part of the organization for your success, no, ito na. Ito na yung ano, mag-time out ka, magpahinga ka, mag-rejuvenate ka, mag-clear ang iyong isip, ma-declutter mo ang iyong negative energy sa katawan ninyo. That is part, plus exercise, that is part of organizing ng inyong sarili para sa iyong tagumpay.
So, ano to? Organizing ng iyong isipan, gather your thoughts, mga ganon, maglinis ng iyong sarili, no? Declutter your mind and heart, declutter your physical space, yun, parte yun ng pag-organize ninyo para sa overall impact, kumbaga, para sa pag-invite ninyo sa buhay ninyo ng tagumpay. So, Cancer, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, it's Scorpio. I hope you're doing well. This is your weekend messages for January 28 to 29. And this is for all Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. And please keep in mind po that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So, this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. And pinapayuhan ko din po kayo na panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Scorpio. So, Scorpio, yung pauna ninyong mensahe, we have the wonders. So, there are miracles, no? Unfolding sa buhay ninyo, Scorpio. Napakagandang sign ito. There are wondrous events, no, na maaaring mangyari sa buhay ninyo around this time. This could be a dream come true. This could be a miracle. Scorpio na parating sa inyo. And Scorpio, pasensya na po kayo kung baka meron kayong naririnig na mga busina ng mga sasakyan at sasakyang padaan-daan because napakaingay na naman ng street dito sa tabi namin. So, we have focus as well, no? Ang iba sa inyo ngayon is going to be laser focused on your next step na gagawin, no? Maaring meron kayong mga plano ngayon, meron kayong goal na gusto ninyong maabot, gusto ninyong ma-achieve. Meron kayong mga goal na gusto ninyong maabot at a certain time ngayon, meron kayong mga bagay na gusto ninyong marating, no? Maaring short term 'yan or maari din na for others of you, that is a long term goal, no? But you are laser focused to achieve what you want to achieve ngayon, no? So, maganda yan because with focus and coupled with your determination and drive, no, na gawin ang lahat para ma-achieve ninyo ang gusto ninyong ma-achieve and simple lang, no? Ang kahihinatan mo yan, Scorpio, success. Kaya ipagpatuloy mo yan because definitely your effort will pay off. So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe para kay Scorpio. We have number 56, Spider Spirit, make your dreams real. Ito na, you are making your dreams real. Talaga, Scorpio, dahil meron kayong focus dito. You are super focused, your eye is on the prize. Kaya, walang duda yan, you are making your dreams real because you are so determined ngayon, no? To achieve what you want to achieve. Yung mga goals na yan, yung mga hopes and dreams ninyo, I really feel na yun ang target ninyo ngayon eh. Meron kayong deadline, I feel, para sa sarili ninyo na at a certain time, gusto ninyong mag-come through na kung ano yung inyong mga goals dito. Gusto ninyong mag-manifest na yan sa buhay ninyo kung ano man yung mga hopes and dreams ninyo or yung mga goals ninyo na sinet ninyo for yourself. So, I really feel that hindi malayong mangyari na yung dreams ninyo will come to fruition talaga with that effort na inyong gagawin. And we have number 12, no? We have Canary Spirit, sing your own song. Be true to yourself. Ito, authenticity, ang pinapanawagan nito, Scorpio, para sa'yo. So, sing your own song, speak your truth. Live your truth and walk your truth. Yun ang mahalaga, no? At mas mahalaga din yan, no? Para, parang that is a very important ingredient para sa iyong success, Scorpio. Kaya, nire-remind ka dito ng spirit, no? To sing your own song. Maging authentic ka sa sarili mo. Maging committed ka sa iyong mga hopes and dreams.
dahil kung ano man yung mga gusto mong mangyari dito sa buhay mo, no? Yung mga pinapangarap mong marating sa buhay, ma-achieve sa buhay, if you set that with pure intention, definitely sasamahan ka ng Panginoon at the rest of your spirit team dyan para mag-come to fruition yan, Scorpio. So, kailangan lang na maging totoo ka sa sarili mo, no? So, we have the words of abundance. So, I really feel dito na, positive affirmation, Scorpio. Ini-invite ka dito ng spirit, no, to practice positive affirmations for abundance. Say positive words, yung mga ganon. And, you know, daily you can recite positive affirmations para makatulong yan, no? That is a part, that is a tool for law of attraction din. Kaya makakatulong yan para ma-attract mo sa buhay mo ang namangyari, ang mga gusto mong mangyari. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para kay Scorpio. We have savings. Ayan, ang iba sa inyo, no? Ito yung inyong pinagkakaabalahan ngayon. You are working so hard para kayo ay makapag-save for your financial future, para kayo ay makapag-build ng inyong financial security and stability for the long term. Yung iniisip ng karamihan sa inyo dito, Scorpio, is yung ma-secure ninyo yung inyong kaperahan para nakahanda kayo sa iyong future, nakahanda kayo sa pagre-retire ninyo, nakahanda kayo para sa pagbuo ng pamilya, nakahanda kayo para sa pagpapaaral ng mga bata, nakahanda kayo para sa pagbili o pag-build ng sarili ninyong bahay. So that's why you are saving money. You're really working so hard para makapag-save kayo, makapag-ipon kayo, no? Para sa iyong financial needs, not only for the present but also in the future. So that's really beautiful. So tingnan natin kung ano pa. Yung final message ninyo is the power of prayer. So this is a reminder for you, Scorpio, na walang imposible sa pagdadasal. Walang imposible kung kayo ay nagdadasal. It's because prayer is so powerful, no? It is very healing, it is very uplifting. And I feel ang iba sa inyo dito, no, ay makaka-receive na ng kasagutan sa iyong mga dasal. Maaring yung wondrous sa events na to, no, is an answered prayer, as I've said earlier. So, ito, makikita nyo na dito na napaka makapangyarihan talaga ng iyong mga dasal, ng ating mga dasal. So, be open, no, be open to miracles, be open to the impossible na maaaring mangyari sa buhay ninyo, and everything will be possible, no? So, maging open ka dyan and be open to the divine guidance, no? Yung mga pinapadala sa yung mga mensahe, nudges, intuitive signs ng Panginoon at ng iyong spirit team. Be open to that and act upon those, kasi yun ay parte ng iyong mga dasal. Yun ay parte sa mga kasagutan ng iyong mga dasal, so that you will be guided on how to make things happen for you, how to attract prosperity, abundance, and success sa buhay ninyo, Scorpio. So that's how powerful your prayer is. So Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, I hope you're doing well. This is your weekend messages for January 28 to 29. And this is for all Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. So please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Pinapayuhan ko din po kayo na panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And naway, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Pisces. So, tignan natin kung ano yung mga paunang mensahe para sa inyo ngayong weekend. We have abundance. Wow! Napakalaking pasabog nito for you, Pisces.
This could be financial abundance. This could be abundance of love, abundance of advice, abundance of energy, of good health, no vitality. It could be anything in the world. Pisces na maaaring dumating sa buhay ninyo as a blessing, and that is going to come in abundance. Oh, wow! Napakaganda. Tignan mo. Wonders, no? This is, binibigyan ka dito ng heads up, ng spirit, ng card na to, na there are miracles that are unfolding sa buhay ninyo, Pisces. So be open to that. Be open to miracles. Be open to wondrous blessings, wondrous events na dumating, pumasok sa buhay ninyo ngayon. And wow, napakalaking pasabog nito for you, Pisces, no? Abundance of miracles ang maaaring dumating sa buhay ninyo. Maaring this is answered prayer, maaring this is a wish coming true, it could be anything, but definitely this is a huge blessing, no? Na parating sa inyo, Pisces. Napakaganda. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para kay Pisces sa weekend. We have number 59, open to infinite possibility. Ayan na nga, talagang uulan ng grasya sa ibuhay ninyo, Pisces. And you know, Pisces, yung mga mensahe na to, no, maaring extended ang energy nito. Not necessarily ng reading natin is because this is only for the weekend, but the energies can last longer than that, Pisces, no? Yan lang ang pakakatandaan ninyo, because energies are fluid, okay? So we have number 59, we have the starfish spirit, and yung mensahe sa inyo dito, open to infinite possibility. And ito talaga, yung wondrous events na to, no, could be these infinite possibilities na maaring dumating sa inyo, because this is huge miracle na parating sa iba sa inyo dito, Pisces, is what I am picking up. So ayan, maging open-minded ka, open your heart and mind to anything, no, to anything in the world talaga, that the abundance of the divine universe is coming sa buhay ninyo, Pisces. Yung parang magbubukas ang kamay ng heaven dito to pour, no, blessings sa buhay mo, miracles and infinite possibilities. So it could be anything. It could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon, sa inyong pangangailangan sa ngayon. Depende sa inyong vibration, Pisces. Depende sa inyong mga pinagdadasal, no, ang maaring dumating na mga bagay-bagay o pangyayari sa buhay ninyo. So make sure na i-align ninyo, naka-align ang inyong sarili sa mga bagay na to, sa mga miracles na to, sa goodness ng divine universe. So mahalaga na wala kayong kahit katiting na negativity sa inyong katawan, sa inyong isipan. Positive mindset lang tayo, Pisces. Practice positive mindset and abundant mindset, para ganun lang din ang dumating sa buhay natin, so that you can attract these beautiful things dito na sinasabi sa iyo ng mga cards, Pisces. So tignan natin yung next message ninyo. We have number 10. Oh my God. The abundant universe will provide. Ito na, ang daming confirmation, no? Yung bawat mensahe dito, bawat card, no, kino-confirm ng isa pang card. So, Pisces, nako, tumatayo ang aking mga buhok sa katawan, no? Nag-goosebumps ako ngayon dahil sa mga mensaheng ito. So, tignan mo, unang-una, we have number 10. And that becomes number 1. And number 1 is a new beginning. That's a fresh start. Yan ang energy ng number 1. So, meron ditong mga bagay talaga, no, na nadadating sa buhay ninyo, na magki-create ng change, ng beautiful transformation sa buhay ninyo, Pisces. These miracles, no, these beautiful things that are going to happen sa buhay ninyo ngayon ay that is going to give you a new picture ng buhay ninyo. That is going to create a new story sa buhay ninyo na maganda, no? So, napakagandang pagbabago ang maaaring maganap
or maaring ihatid ng mga pangyayaring ito sa buhay ninyo. And sabi ng Buffalo Spirit dito, the abundant universe will provide. Ayan. So, yung miracles na to, yung mga infinite possibilities na to, yun ang dadalhin sa inyo. Yung abundance na to, yaan ang mga dadalhin sa iyo ng divine universe ngayon, Pisces, dahil maaring yun talaga ang inyong kinakailangan sa buhay ninyo ngayon, no? So, the abundance of the universe is going to be delivered to you dito, Pisces, depende sa inyong sitwasyon. So, napakahalaga lang dito, Pisces, na handa kayo sa pagtanggap, no? Open kayo sa pagtanggap ng mga blessings na to. Naka-align ang iyong energy dito sa mga energies na to. Nakahanda ang iyong isipan at ang iyong damdamin dito na deserving ka sa abundance ng universe para ma-experience mo sila. So, yun, i-align ninyo ang inyong sarili towards these blessings na parating sa inyo, Pisces. Napakagandang mensahe. Kayo lang ang merong mensahe na ganito na punong-puno ng biyaya, no? Punong-puno ng abundance. Napakaganda. So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe ninyo. It is safe for you to receive. So, ito na, kakasabi ko lang na dapat handa kayo, nasa isip at puso ninyo, bukas ang iyong kalooban sa pagtanggap ng mga blessings na to, sa pagtanggap ng mga miracles na to sa buhay ninyo, and alam ninyo sa sarili ninyo that you deserve the abundance of the universe. You deserve to experience and receive that abundance of the universe sa buhay ninyo. So, ito yung mensahe sa inyo. It is safe for you to receive. So, ayan, in alignment kayo dapat sa pagtanggap ng mga blessing na ito, because these blessings na ito, I feel, is overflowing, no? Not only enough for you, no? It's more than enough for you, because I feel na gagamitin din kayo ng Divine Universe dito to be the conduit, no? Para makapag-bless din kayo ng ibang tao. So that you can share your blessings as well with other people in need. Kaya ito, handa kayo, bukas ang iyong puso at kalooban sa pagtanggap ng mga blessings na to for you, so that you can also bless other people, Pisces. So ask for your needs to be met. So I really feel na yung mga blessings na tong parating sa iyo is really going to meet your needs. No, and not only that, and even the needs of other people, kasi dito nga sa mensahe na to na magiging conduit ka, no, ng Panginoon, ng Divine Universe to help others, to bless others then. So ayan, I feel na kung anong iyong hinihingi is what is coming to fruition ngayon. Kung ano yung iyong kailangan, kung ano yung iyong pinagpipray dito is what is coming to you, Pisces. So, ito, yung mga needs ninyo will be met, yung mga pangangailangan ninyo, and even yung pangangailangan ng iba also is coming through you. So, ito, clearing debts. Oh my God! Ito na, yung pagkakataon ninyo, Pisces, na mabayaran na ninyo ang inyong mga pagkakautang kung meron naman. With this abundance, no? Yung abundance card na to, I really feel that this is going to be a huge amount of money na maaring dumating sa buhay ninyo dito, Pisces, no? So that you would be able to clear your debts and you would be able to save money as well at the same time. So, napakaganda. There are really infinite possibility na parating sa inyo. Marami kayong magagawa. Marami kayong mabibless din na mga tao dito with that blessing na parating sa buhay ninyo. So, yan. Mahalaga, Pisces. My God. Take advantage of this energies, no, na nakapalibot sa inyong horizon ngayon, Pisces, na makapagbayad ng utang, makapag-bless ng ibang tao, you know, ma-meet ang inyong mga pangangailangan. My God, walang kasing ganda ang mga mensaheng ito for you. So, if I were you, no, start aligning yourself na para sa mga blessing na to na parating sa buhay ninyo, Pisces, para talagang ma-attract ninyo to sa buhay ninyo, no? Positive mindset, abundant mindset, yun ang i-practice ninyo, mag-positive affirmation kayo, no? Para talagang full force
ang paghahanda ninyo sa pag-receive ng mga blessing nito, Pisces. No, remove negativity sa buhay ninyo kasi kung presente sa sarili at sa buhay ninyo ang negativity, naku, papano na lang. Kaya, i-transmute nyo na yan. Try hard, no, ngayon na maka-align kayo sa mga energies na to so that you can attract that abundance of the universe into your life. So Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.